Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ang basahin ng dalawa o tatlong beses bago maintindihan kasi hindi po tayo sa familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias noong mga araw na iyon, nagkasakit ng malubha si Ezekias, kaya siya dinalaw ni Isaias na anak ni Amoz. Sinabi niya sa hari ang utos na ito ng Panginoon. Ipatawag mo ang iyong sambahayan at gawin mo na ang iyong mga huling habili, sapagkat hindi ka nagagaling. Pagkarinig nito, humarap siya sa dingding at nananangin. O Panginoon, alam mo kung paano ako namuhay sa iyong harapan. Naglingkod ako sa iyo ng tapat at ang ginawa ko'y pawang nakalulugod sa iyong paningin. Pagkatapos, nanangis siya ng malakas. Nagsalita uli ang Panginoon kay Isaias, wika sa kanya. Sabihin mo kay Ezekias ang sinasabi ng Panginoon, ang Diyos ng inyong ninunong si David, nakita ko ang iyong pagluha at narinig ko ang iyong dalangin. Kaya 15 taon ka pang mabubuhay. Hindi lamang iyon, ikaw at ang lungsod na ito ay hindi maaano, pagkat ipagtatanggol ko kayo laban sa hari ng Assyria. Si Isaias ay nagpakuha ng pantapal na igos para sa bukol ni Ezekias. Gumaling naman ito at tinanong ni Ezekias, ano ang magiging palatandaan na ako'y maaari ng umakyat sa templo? Ito ang palatandaang ibibigay sa iyo ng Panginoon. Para patunayang tutok din niya ang kaniyang pangako. Ang anino sa orasan sa palasyo ni Haring Akaz ay pababalikin niya ng 10 guhi. At gayon nga ang nangyari. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Si Haring Ezekias ay isa sa mga kaunting mga mababait na hari sa kaharian ni Juda. Tinutupad niya ang mga utos ng Diyos. Hindi siya sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. At nagtitiwala siya kay Yahweh. Pinapakita sa kwentong ito ang kanyang tiwala. Nagkasakit siya at sinabi ni Propeta Isaiah sa kanya na ayusin na niya ang kanyang mga bagay at ipatawag na ang kanyang pamilya at magbigay na ng mga huling habilin kasi hindi na siya gagaling at malapit ng mamatay. Nung marinig ito ng hari, nilakasan niya ang kanyang loob na magdasal ng taimtim sa Diyos. Kasama sa kanyang dasal ay ang pagsabi sa Diyos na naglingkod naman siya ng tapat sa kanya at sinikap niya na maging kalugod-lugod sa Diyos. Nakiusap siya na pahabain pa ang kanyang buhay. Ang Diyos ay nakinig sa dasal ng mga matutuwid na tao. Kaya pinabalik niya si Propeta Isaias na makita niya ang luha ng hari at narinig niya ang kanyang daing. Kaya dadagdagan pa niya ng 15 taon ang buhay niya at hindi niya hahayaang makuha ng mga Assyrians ang lungsod ng Jerusalem. Tinanong Ezekias, paano niya malalaman ito na ito nga ang salita ng Diyos, ang tanda na ibinibigay sa kanya ng propeta ay ang pagbalik ng orasan ng 10 guhit. Ang orasan nila noon ay nababase sa aninong araw. Sa halip na maging pahaba ang anino ng araw sa hagdan, ito'y iiksi ng 10 baitang.
at nangyari nga. Gumawa si Isaías ng pantapal at inilagay ito sa bukol ng hari at siya'y gumaling. Sabi ni Santiago sa kanyang liham na ang panalangin ay isang taong matuwid ay makapangyarihan sa harap ng Diyos. Nangyari ito kay Haring Isaías. Naging tapat siya sa kanyang pagiging hari. Naging kalugod-lugod siya sa Diyos. Ginamit niya ang kanyang pagiging hari upang ilapit ang mga tao sa Diyos. Dahil dito, ang kanyang dasal na hahaba pa ang kanyang buhay ay pinakinggan ng Diyos. Ang Diyos ay hindi mapagkait sa kanyang mga biyaya. Kapag nakita niya na may wastong disposisyon ang mga humihingi at ang kanyang hinihingi ay hindi naman labag sa kabutihan, ito'y pinagbibigyan. Tama ang disposisyon ni Haring Isaías. Matuwid ang kanyang buhay at malaki ang kanyang tiwala sa Diyos. Sa pagpapahaba ng kanyang buhay, may pagkakataon pa siyang ipagpatuloy ang kanyang mabuting paghahari. Ang mahalaga ay hindi ang mahabang buhay, kundi ang buhay na kapakapakinabang. Napapalawak ba ng kabutihan at kabanalan ng ating buhay? Salamat, Panginoon, sa paalaala na ang mahalaga ay hindi ang haba ng buhay, kundi ang buhay na may pakinabang para sa iba. Sana po maging tapat ako sa aking tungkulin sa buhay so that I may have a meaningful and useful life. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.